Howdy! Si Dr. Jen Ong po ito, ang inyong friendly OBGYN. This is my first video dito sa aking bagong YouTube channel. Ako po kasi dati ay mayroong YouTube channel. Dr. Jen Ong po ang name ng aking channel. At ako po ay nag-start last June 2020 during the pandemic. And I was able to reach the criteria for YouTube partnership or monetization. But then, nagkaroon ng problem. Kaya hanggang ngayon, hindi po monetize yung aking channel even though I already have 4,500 followers. So dito po sa aking video, I will share to you the things that you must not do if you want to earn in YouTube. Okay guys, start ko na po ang mga tips ko sa inyo on what not to do to earn in YouTube. Based on my experience, isi-share ko po sa inyo itong mga pointers and tips. Okay? Tip number one. Huwag na huwag po kayong gumawa ng AdSense account outside YouTube. Ano pong ibig kong sabihin? Hintayin niyo po na ma-qualify kayo to apply for channel monetization bago kayo gumawa ng AdSense account. Yan po kasi ang naging problema ko. Nakagawa po ako ng 64 videos na napublish ko sa YouTube. Na-reach ko po yung more than 1,000 followers after a year and yung 4,000 watch hour din po. Unfortunately, until now, hindi po monetize ang channel ko. Why? Because nagka-problema po ako sa aking AdSense account. Bago excited talaga, gumawa agad ako ng AdSense account sa Google na hindi pa ako qualified sa YouTube partnership. Tip number two. Huwag po kayong kakanta ng mga favorite songs nyo na original artist ang gumawa. Like yung mga pinublish ng ating mga sikat na singers, okay? Tapos gagawa tayo ng version natin. Kahit na medyo na-modify ng konti, marerecognize pa rin po yun at magkakaroon ng copyright claim. Kaya sayang lang po ang pagod nyo kung ang in-expect nyo sa paggawa nyo ng mga songs ay magkakaroon kayo ng credit for monetization. Huwag po kayong magsayang ng pagod. Hindi po ninyo makukuha ang credit at magkakaroon po yan ng copyright claim. And so, kagaya ng gumawa po kami ng video ng aking husband at ng aking daughter. Kumanta sila ng The Prayer. Machecheck niyo po yan doon sa aking channel, Dr. Jen Ong po. Pero yung kasi ginamit nila sa homecoming. So, it is for the purpose of souvenir. In-upload din namin doon para lang may mapapanood kami in the future sa YouTube. And yun nga, na-copyright claim. So, hindi yun mamamonetize, hindi yun mag-earn. Kaya kung ang purpose nyo po is to earn, huwag po kayong gagawa ng songs na i-upload nyo po sa YouTube na galing sa mga sikat na artist at mga na-publish na songs before. Kahit luma po, copyright pa rin po yan. Kagaya doon sa aking ginawang gown mapping video, matcha-check niyo rin po sa channel ko. Nag-medley po ako ng Hopelessly Devoted to You, yung Bakit Ba Ganyan, at yung aking Top of the World. Pinagdikit-dikit ko yung song na yun, nag-gown mapping ako. Yun, copyright claim. Kasi nga po, song siya ng mga artist natin, mga popular singers. So, huwag po kayong gagawa ng mga songs kung gusto nyo yung dapat original lang talaga, yung kayo talagang gumawa at walang mga artist na nag-publish na yan before para hindi po kayo ma-copyright, okay? Tip number three, huwag din po kayo gumawa ng mga dance videos na i-upload nyo sa YouTube na ang songs at music naman ay galing pa rin po sa mga artist natin, okay? Kay local, kay international, the same po yun. Kasi kung mayroon na nga silang copyright for that music, eh hindi po kayo magkikredit sa mga videos na i-upload nyo. At mababan pa po kayo sa mga countries na kung saan eh meron silang ano yung copyright claim na mga songs na yan. Ayan. Kasi nakita ko po yun eh.
Nakalist po yung mga countries kung saan nakablock. Hopefully, makatulong po sa inyo ito aking mga tips, lalo na po sa mga bago lang po sa YouTube. Ayan, huwag niyo pong hayaan na masayang ang pagod niyo. Iwasan niyo po yung mga pagkakamali na nagawa ko. Huwag niyo pong panularan yon. And good luck po sa inyo. May you reach your goals and maayos sa buhay. Hasta la vista!